because two boys are asking what happened to their father. Bakit may bulat sa head si daddy? Followed by questions about why he died and if the place where his body was found was that far from our place. Paano ko po sila sasagutin? Someday, they will ask more questions about what happened to their father. They're seeking justice and not letting these killers and the death squads na nagsagawa po nitong drug war na maghugas kamay lamang. We came upon a news report. Ang sabi sa headline sa Filipino Star, dalawang bangkay na tagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Pampanga. Same descriptions as my brother. Doon po tinatapon yung mga tinutumba sa San Pedro. Our family went to the funeral parlor in Pampanga. And there, my parents and his partner confirmed that it's him. Papa told us, wala na si F, nakita na namin siya. Ang hirap po mag-imbestiga sa Pilipinas, lalo na po kung may agam-agam na may paniniwala na pulis din ang may gawa. Ayos ko na pong recognize si Ms. Shira Escudero. Ms. Shira, kayo po ba ay kamag-anak ni ng bagong Senate President? Ay, no, hindi po kayo, wala po kayong kinalaman doon. Okay, sige po, paki-state po ang pangalan ninyo at magpatuloy kayo sa inyong nasabihin. Good afternoon, Your Honor, and good afternoon, everyone. I am Shira Escudero, sister of Ephraim S. Escudero, killed at 18 years old. He had two sons who are now 8 and 7 years old, who now live with me, their tita, and their mother and their grandparents in Laguna. Our family never anticipated speaking in the Congress, testifying how these people cold-bloodedly took my brother's life. I am here because two boys are asking what happened to their father. Bakit may bulat sa head si daddy? Followed by questions about why he died and if the place where his body was found was that far from our place. Paano ko po sila sasagutin? Someday, they will ask more questions about what happened to their father. We want them to know that we did what we could. May it be here in Congress or in the ICC. We are seeking justice and not letting these killers and the death squads na nagsagawa po nitong drug war na maghugas kamay lamang. So, this is what happened. September 19, 2017 was the last time that we saw Ephraim, my brother. It was around 4 p.m. when my brother left our house in his single motorcycle. A red Suzuki Rider, 150cc. Actually, regalo po yun sa kanya ni Papa. Ayan po. And then, he promised to return to our family-owned gadget repair shop at Suki Market, San Pedro, Laguna, 1 kilometer away from our house. Nung hapon na iyon, he even cooked dinner and told us that he'll be gone for an hour or so, but he never came back. Based on the security camera footage, my brother was last seen alive on September 19, 2017 at around 6 p.m., driving his motorcycle along Rizal Street and Mabini Street in Poblacion, San Pedro City. Meron pong dalawang hitchhiker. We identified the other one. His name is Ronnie Pionilla. And the other one is unidentified. Our family began to search for my brother and registered his disappearance in the blotter of the San Pedro City Police Station. We also handed out missing posters. The next day po, nung nawala siya, we printed posters and disseminated it sa community, sa police station, and even posted it online. So, we searched for 5 days, going to different police stations inside and outside of our town in San Pedro City, Laguna. In one of our searches, one of the police officers there told my mother, nung hinahanap po niya yung kapatid ko, sabi ng police, baka natukhang. Days after, a wife of one of the detainees
in San Pedro City, City Jail, told my mother, told us, she personally informed my father and me. I was there when she said, she informed us that our family, she informed us that victims of Tokhang in San Pedro City or those who were killed are being brought to the provinces in the northern Luzon. She specified one of the places, Zambales daw po. May iba pa po siyang binanggit pero dahil sobrang grabe na yung emotion ko yung time na yun, I remember clearly, isa po ay Zambales and she said, maghanap sa mga kalapit na lugar ng Zambales. Verbatim, doon po tinatapon yung mga tinutumba sa San Pedro. I never imagined that we would be looking in morgues and we had to do this by ourselves. Kami po yung nag-gather ng mga CCTV footage, nagbahay-bahay. Kami po yung nag-ikot from one town to another para hanapin yung kapatid ko. Because the PNP and even the local city, the local police, yung sa city po ng San Pedro, never mobilized in search for my brother. Are we that unimportant? After we surveyed the newspapers and TV for 5 days, we came upon a news report. Ang sabi sa headline sa Filipino Star, dalawang bangkay natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Pampanga. Same descriptions as my brother. Our family went to the funeral parlor in Pampanga. And there, my parents and his partner confirmed that it's him. Papa told us, wala na si F, nakita na namin siya. Ephraim's body was found on September 21, 2017. Limang araw na po kaming naghahanap. 21 po pala, patay na siya. So 19 po siya umalis. 21, wala na siya. Inabot kami ng September 24 sa paghahanap. And then nung araw na rin po yun, nabasa namin sa dyaryo, yung tungkol nga po kay Ephraim. When found, my brother's head was wrapped with packaging tape. Nakasubsob sa damuhan, nakapackaging tape ang ulo, nakatali ang braso, sa likod ang kamay. He was hogtied and then yung mga binti po niya, nakatali din po ng tape. May dugo po na tumutulo galing sa ulo niya, even if nakatape yon, and may 3 gunshot wounds po siya. He still wore the clothes that he had when he disappeared. A witness, may teenager po doon na nakarinig ng 2 gunshots and nakita niya rin po yung white van with no license plate. May lalaki po doon, he left after the body was thrown out of the vehicle. Habang yung isa naman pong bangkay na na-identify ay si Ronnie Pionilla. He was found later on the same day in Porac, September 21. Si Ronnie po ay found in Porac, Pampanga. Meanwhile, yung kapatid ko naman po ay sa Angeles City, Pampanga. Si Ronnie yung nakiangkas kay Ephraim. Ang sabi daw, siya yung target ng mga pulis. Ronnie's body showed injuries and other signs of torture. He even had a slit sa throat. Shira, sino yung Romy? Ronnie po is neighbor po namin pero hindi ko po siya talaga kilala. Even yung family namin, hindi siya kilala dahil po galing siya sa prison. Ang sabi po ay ex-convict siya. So as someone who barely goes out, I am unfamiliar with other people sa community. That time na lang po nalaman na mayroon pala kaming parang nearby doon, kapitbahay na Ronnie Pionilla. So hindi ito kaibigan nung kapatid mo? Hindi po siya kaibigan nung kapatid ko. And hindi rin po siya personally kilala ng pamilya namin, even po ng mga lola at iba pa pong kamag-anak. And then, kinausap po ng parents ko yung mga investigator. They told us
that Ephraim is a collateral damage. Ang sabi niya po, mukhang nadamay lang. We talked to the members of SOCO team who conducted the investigation. They showed us pictures of the dead body of my brother. Bali, may sinend po si Investigator Gomez, his name is Fernando Gomez sa Pampanga. Hiningi ko po sa kanya yung kopya ng mga crime scene photos, raw po yun, and then nandun din yung SOCO. They investigated. They showed and sent us pictures, but not the SOCO report or the autopsy report. I only have the medico-legal, but the medico-legal also says he died from gunshot wounds po. One of the SOCO members informed us that they found evidence at the crime scene, but only police officers was able to access it. So, bumalik po kami sa Pampanga pagkatapos ilibing yung kapatid ko, hoping na makakausap namin sila tungkol dun sa mga possible evidence at kung na-secure ba o nasa maayos na custody. Pero mahirap po sila kausap. Wala po kaming nakuhang kahit anong info. They never showed us the evidence. And possible po na isa sa mga ebidensya doon ay makakapag-link talaga sa posibilidad na pulis po yung gumawa. But then when we ask, napakahirap po nila kausap. Hindi po sila nakipag-cooperate sa amin. And ayun po, and after noon, nahirapan na rin po kami mag-gather pa ng ibang evidences. Until now, they have not updated us sa investigation. And when we asked the San Pedro Police, San Pedro City Police, they told us, hindi po sa amin yung kaso. Hindi kami yung mag-iimbestiga niyan. So, ang tinuturo po nila ay Pampanga po yung lapitan namin dahil doon nga po nakita yung bangkay. Pero nawala po yung kapatid ko sa San Pedro. Nanghingi lang po sila ng affidavit sa amin, ng statement, pinuntahan kami, ako po sinundo para magbigay ng statement after po nung libing ng kapatid ko. And I'd like to share din po na we are Christians. My father is a pastor and my brother did not have any record of misconduct. Kung titingnan po yung record niya sa barangay, wala pong kahit ano. Ano pong church? Ngayon po is God's Abiding Principle, Evangelical Christian po. We just want to live in peace in our small town in San Pedro, Laguna. But how? I now suffer from PTSD, anxiety, and depression. And na-diagnosin po ako ng bipolar disorder a year after my brother died. Nahihirapan pa rin sila mama na maiahon yung kabuhayan namin. My sister, na suppose ay graduate na ngayon ng college, she stopped studying ng senior high dahil rin po sa symptoms ng depression. And even my youngest sister, we are four po. I am the oldest, Ephraim is the second, and I have two younger sisters. And even my youngest sister, nahihirapan din po siya sa academics niya at pakikisalamuha sa mga tao. So we struggled sa araw-araw naming buhay. I also now struggle in finding a decent job because I don't know how to process normally like what I used to before. I used to be a student journalist. We even wrote about Kian. Yeah. Mga aspiring journalists writing about social issues and then a month after, we're in the newspaper similar to what happened to Kian. Our entire family and community are traumatized by the widespread killings and culture of impunity. Takot na po lumabas ng hating gabi yung mga tao sa community namin after what happened to my brother. I've been going to places in search of justice and hope on behalf of Ephraim's little boys. I have two pamangkins. It's almost 7 years now and there is still no justice. Kanino po kami lalapit? Medyo nabubuhayan po kami ng loob noong 2018 nung sinabing mag-iimbestiga po yung ICC. Kasi sino nga naman po kami, di ba po, para imbestigahan isang private at maliit na personality. At sino nga naman po ang mag-iimbestiga sa patayan sa Pilipinas. Kung maging ang mga
local police po ay hindi gumagawa ng aksyon. Diba po? Sa sobrang dami ng killings, libo-libo, paano po yun iimbestigahan? Kaya ICC po yung isa sa mga pinuntahan namin sa dami ng killings, maiisa-isa po ba natin ito? Yung reality na thousands and thousands, even yung sa records na lang po, diba, ng PNP. Ang hirap po mag-imbestiga sa Pilipinas, lalo na po kung may agam-agam na may paniniwala na pulis din ang may gawa. So, we appeal to the Congress and we challenge President Marcos Jr. to do something about this. If all of you truly value the lives of the victims of extrajudicial killings and Filipino people, for most, you will cooperate with the ICC. We appeal to President Marcos Jr. and to the Congress. We want investigations and trials that are fair, thorough, and comprehensive. We want truth and accountability. Please hear us. Please help our family heal. That's all, Your Honor. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much for that. Before I call Lore Pasco, anya po ba siya? Okay. Ako po kayo tawagin. Meron po bang iba ritong present with us na naging biktima ng EJK na kasama natin ngayon? Pakitayo nga po. Kayo po yung kasama rin. Anong pangalan po ninyo? Yung kapatid mo. Okay. Salamat po. Thank you very much. Meron pa ho ba? Wala na. Ah, sila rin? Oh, okay. Okay. Paki-ano nga yung pangalan nila, gusto ko lang malaman, makilala uli, at yung naging biktima ng kanilang ano. Paki-ano lang kung sino sila, bago ko tawagin si Lore. Ang meron pa sa labas? Pwede ko po silang iyan. Your Honor, pwede ko po bang kilalanin yung ating mga pamilya? Sabihin lang pangalan po, at yung si naging Nanay biktima. Nanay Dalia Quartero po, ang anak niya ay si Jesus Quartero III. Ilang taon na? 26 po siya nung siya ay nabaril. Ano ang naging kaso po niya? Tuwali po, hindi po siya ang target. Yung kasama po niya ang target. Ang problema lang po, tinawagan siya nung isang target na magpahati dahil usually po sa amin, pag 9 to 10, mahirap na ang access ng sasakyan. Eh yung anak ko may motor, kaya siya ang tinawagan ng tinawagan para magpahatid sa parang something may tumawag din sa kanya. Okay. So, siya po eh hindi talaga sa target, no? Hindi po. Ito pong isa. Ako po si Jane, ang asawa ko. Eh po, asawa niyo yung napatay? Asawa ko po. Bakit po pinatay? Isa rin po kasi siya sa may kalsada. Ano po ang dahilan? I think it's needful for the committee to be able to know how and why, no? Bakit po siya pinatay? Ano ang kaso niya? Ang bumaril po kasi sa kanya ay riding in tandem sa kalsada. So hindi niyo alam kung police o vigilante? Vigilante po. Nakalagay po sa police report na unidentified at nakasakay sa isang motorsiklo po. Pagkabaril po sa kanya, bigla na lang pong umalis. Bakit po siya pinatay? Doon po sa lugar kung saan siya pinatay ay marami pong pinapatay doon. Kasi ang trabaho po ng asawa ko ay jeepney driver, minsan po ay barker, yung tagatawag po ng pasahero. At nung araw po na yon, nandun po siya sa kanto ng Langit Road, doon sa Caloocan, kung saan po kami nakatira. Doon po siya binaril. Okay, salamat po. Baka mamaya tawagin namin kayo muli, pero mag-uot muna kayo kung ano. Opo. Okay, sige po. Salamat po. I'd like to call now Lore Pasco to bigay sa atin ang nais niyang sabihin. Ay, ano mga shit. Okay na. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Lore Pasco, 69 years old. Isa sa mga nanay na volunteer ng Rise Up for Life and for Rights. Ang akin pong anak na dalawa na sina Crisanto at Juan Carlos ay biktima ng
extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs. Pinatay sila ng mga pulis Quezon City, 7 taon na po ang nakalipas. May 12, 2017, sabi ng mga pulis, hinabol nila ang 3 kalalakihan sa may Commonwealth at noong naabutan nila ay mga nanlaban. Sabi ng mga pulis, natagpuan daw nila ang drugs at paraphernalia sa bulsa ng aking mga anak. Pero walang maayos na imbestigasyon ang mga pulis. At hindi kapanipaniwala ang kanilang mga kwento. Noong May 11, ay nagpaalam sila na pupunta sa kanilang tiyuhin itong si Crisanto Lozano sa Paranaque upang magpatulong na kunin ang kanyang narinyo na lisensya bilang security guard. Gusto ko lamang pong ibigay diin na nag-grant na po ang security license ni Crisanto, isa sa mga patunay na malinis at walang masamang record ang aking anak. Kabilang ang mga anak ko sa na-clear na sa barangay na hindi sangkot sa illegal na droga noong 2016. Nang pumasok si Duterte, siyempre natakot po kami. Kaya't nag-ayos sila at parehong nagkaroon ng maayos at marangal na trabaho. Si Juan Carlos po ay binata at isang construction worker at taga-deliver po ng sulat yung bill ng Meralco. Kaya masakit po na malaman sa balita ng aking mga anak ay napaslang sa isang police operation. Yori, gusto ko lang tanungin, inayos nyo yung, ano yung sabi nyo, inayos nyo ulit? Nung naging Pangulo si President Digong, ay inayos nyo ang buhay nyo? Hindi po, naayos na po ang buhay nila. Oo, so ano nakatulong ang Pangulo na maging maayos ang buhay nyo? Hindi rin po. Kasi natakot po kami. Tuloy po ninyo. Kaya masakit po malaman sa balita na ang aking mga anak ay napaslang sa isang police operation. Di umano, pagnanakaw at pagkasangkot sa illegal na droga. Ang katawan po ng anak ko ay nagtamo ng halos tama ng baril. Mga 20 times noong Mayo 12. Hindi lamang dito natatapos ang aming kalbaryo. Pinagpasapasahan po kami bago makita ang labi ng aking mga anak. Una kaming pinapunta sa funeral parlor sa Muñoz, Quezon City. Pero wala naman po doon yung katawan ng aking mga anak. Kung hindi, doon pa po sa funeral parlor sa Sampaloc, Manila. At bago po yun, pinababayad po kami ng halagang 100,000 piso. Pero nakatawad po kami ng 75,000. So bago namin nakita ang labi ng aking mga anak, nung nag-down kami ng 50,000, na halos nabubulok na po ang katawan ng mga anak ko bago namin nakita dahil sa hindi maayos ang paglagay ng gamot o formalin sa kanilang mga katawan. Isang malaking injustisya o pang-iinsulto sa pagkatao namin at ng mga anak ko ang ginawa nilang pagpaslang at pagsasamantala. Mula nang napaslang ang aking mga anak, nagkaroon po ako ng pagkakataon na marinig ang mga kwento ng mga nanay, tatay, asawa at kapatid kung paano pinaslang ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa war on drugs. Ito po ay naging daan ang mga kwento upang ako ay magpasyang maging bahagi ng makabuluhang gawain para sa katarungan. Bilang isang nanay ay kinatawan ko po ang mga pamilya ng mga biktima na pinaslang at nilabag ang kanilang karapatang pantao. Bilang isang volunteer po ng Rise Up, tumutulong din po ako sa komunidad kasama ang Rise Up team na nagbibigay ng moral at spiritual na suporta sa mga kaanak ng mga biktima upang maibsan ang kanilang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kami po ay lubos na umaasa na makamit namin ang hustisya. Nananawagan po kami sa gobyerno ni Marcos Jr. na sana po ay dinggin
at bigyan ng pansin ang aming hiling na magkaroon ng patas at maayos na investigasyon sa war on drugs. Noong 2018, dumulog po kami sa International Criminal Court at sana ay magkooperate tayo dito. Lalo na't matagal na nilang inaral ang naganap sa Pilipinas. Hindi po kami nawala ng pag-asa, bagkus kami nakalaang maghintay. Lubos ang aming pasasalamat sa mga taong simbahan at sa iba't ibang sekta na handa ding maglaan ng oras at pagtulong sa aming mga pamilya ng mga biktima. Gayon din po sa iba't ibang organisasyon na may kahalintulad na layunin na handang sumuporta sa aming panawagan para sa katarungan. Hiling po namin at panawagan sa mga pamilya ng biktima na patuloy silang umagapay sa pamamagitan ng sama-samang panalangin at pagkilos sa pagkamit ng katarungan. Alam po namin na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoong Diyos na sa tuwinay sa ating nakasubaybay sa ating mga gawa. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin, sa amin, ng pagkakataon na maibahagi ang aming mga kwento upang madinig po ng sambayan ng Pilipino ang aming panawagan para sa pagkamit ng hustisya. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you po. Salamat po, Madam Yori. I just would like to say, lahat po dito, hindi kayong mga kapulsan po natin. The fact that these people are coming out right now without fear because they want justice. Whether it be that the victims were killed several years ago. Kahit ako, halimbawa, ginawa ito sa kapatid ko. Kahit na matagal na yan, I will be asking for justice. I hope that with all of this hearing that we have today, hindi nyo na kinakailangan dumulog sa ICC. Salamat dumulog kayo rito because I believe that this committee can do something about that. Okay? Maraming salamat po sa inyong sa lakas na loob at sa inyong tapang na sumarito upang sabihin po sa amin lahat. Oo. Hindi ito pag-condemn sa ating law enforcement agencies. Kundi ito ay pag-inform lamang sa inyo na marami tayong biktima ng ganito at dapat ihinto na ang ganito mga biktima. Yan lang po ang gusto kong sabihin sa lahat. Alright. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po na nangyayari po ito.